Yes sir, narito na naman po tayo sa Lipa Traffic. Gandang araw po, ako po si Jex at welcome po sa Moon Cycle. And today, impression ride lang tayo sa ating Triumph Trident 660. Kung okay ba itong gamitin sa mga gantong daily rides, mga errand rides. So hindi pa to yung full review ng ating Trident 660 ano. Tetest lang natin ito kung okay ba itong gamitin sa pang araw-araw. Definitely hindi, no? Compared sa mga lower CC motorcycles, scooters, etc. Pero kung naghahanap kayo ng one and only motorcycle nyo na pwede sa expressway, pwede nyo ipangluwas, tapos pwede rin na gamitin sana pang araw-araw, pang trabaho, etc. Okay ba itong Triumph Trident 660 versus sa other options sa market? Tara, pag-usapan natin yan. Let's go! Siyempre, ito mo, naka-intro na tayo. Narito pa rin tayo sa traffic. Lipa Traffic. So, 4 PM ngayon, on our way tayo sa Nunimar, sa Motorrad Ali Lipa. Para kunin yung ORCR ng ating Vespa Primavera 150. Si Robin, ang ating Trident, ang ating ginamit. Problema nga lang, dahil Eurobike siya, at ngayong panahon ng hitik na kainitan, ay mainit din po siya, no? Yun, isa sa mga disadvantages nitong motor na ito. And mostly naman daw ng European bikes ay mainit. Actually, kung big bike at big bike lang din naman pag-uusapan, mainit talaga mga big bike na isa sa mga disadvantages. Magpo-person nyo na gaming pang daily ang ating mga big bike. Papagas tayo mamaya. Yun, isa pa ulit na disadvantage ng paggamit nito no, sa pang araw-araw. Siyempre, mas malakas ng kumonsumo ng gasolina. No? Hindi pa natin to natetest talaga yung kanyang actual kilometers per liter consumption, pero definitely mas malakas to compared sa mga scooters underbones. Paglaki ng CC, paglaki na ang konsumo, di ba? Alam naman na natin 'yan. Kahit naman yung mga 150, 160 CC, mas malakas 'yon, di ba, kaysa sa mga 125 CCs natin. Narito tayo ngayon sa Vespa Lipa. Kunin muna natin yung ating ORCR, then babalikan ko kayo, no? Alright. Again, thank you very much, Vespa Nunimar Lipa. Diyan natin nakuha yung ating Vespa Primavera. Solid, naka-less 20% sila sa Primavera at saka sa Sprint 150 or 0% down payment naman sa credit card. Visit nyo lang. At dahil si Marlai pa yung naglilihi, tayo dun sa Iho, parang bake shop siya, no? At ibili natin siya ng kanyang mga sweets and pastries. Yan ang solid din dito sa Vespa Nunimar, no? Katabi niya yung meron silang Ducati showroom dito. Nasa gitna yung Vespa, tapos Ducati showroom sa dulo. And meron din dito ang Royal Enfield. So, mga naghahanap ng classic bike, solid option Royal Enfield. Yung mga test ride units din sila dito. Ducati, yung mga Yamaha din, scooters and big bike. Tapos meron ding mga Royal Enfield. Visit lang kayo dito sa Nunimar Lipa para makapag-test ride kayo ng mga motor nila dito. Dala lang kayo ng siyempre safety gears, helmet, dapat naka siguro nakapantalon saka riding jersey or jacket. Yun, so balik tayo sa ride impression sa ating Triumph Trident 660. Asa na ba tayo naputol kanina? Fuel consumption. Dahil nga big bike to, mag-average to siguro mga 20 to 25 kilometers per liter. Para sa big bike, tingin ko okay ang performance ng ating Triumph Trident. Pero dahil nga pang daily natin siya, huwag natin siyang i-compare. Mahirap siyang i-compare sa mga scooters, underbones, at kung ano-ano pa nating usual na motor pang daily. No? Disadvantages, syempre mas mabigat to at mas mahirap i-maneuver sa parking, sa traffic din. Hindi tayo ganun ka-confident magsisingit katulad ng mga, yan ang ating mga tropang underbone, tropang scooters. So nakakasingit naman tayo. Again, for big bikes, hindi to ganun ka-bigat tong Trident 660 ano, compared sa mas malalaki pa. Or mismo sa mga kategory niya na big bike, magagan kasi to eh. Tapos bababa rin naman yung ating seat height. So advantages naman sa impression natin sa motor na to, no? Siyempre, pag ito na yung motor mo, madadala mo siya kahit saan. Hindi ka kakaba-kaba. Pag kailangan mo mag-expressway, madadala mo to doon. Kung makikita nyo yung mga motor sa SLX, no? Minsan kasi talagang kahit sa expressway, nagta-traffic na pag na-timingan mo. Kahit papano, sa expressway, makaka-filter ka ng kauntian. Isa pa, syempre, mas mabilis to. Mas mabilis sa mga naghahanap ng bilis. Hindi naman.
Syempre may extra power to para sa mga maneuvering requirements pag nasa daan tayo. Yung mga biglaang overtaking. So impression ko rin sa motor na to, no, sa mga unang ride natin. Solid, napaka-smooth ng Trident 660. So kung tatanungin mo ako, solid pa rin ba to for 2024? Middleweight category ng mga big bikes. Para sa akin, solid na solid to, no. May mga ilan-ilan na rin tayong na-own na big bike. O Husqvarna, Smart Pilon 401, yung ating unang big bike. Sumunod dyan yung ating Yamaha MT-07. Kumbaga sa competition, ito yung direct competition noon. Tagal na namamayagpag ang MT-07 sa middleweight category, no. Dahil sa Yamaha siya, syempre, reliability ng Yamaha at Japanese motorcycles. Tapos napakaganda rin ang makina ng MT-07, no. Pero para sa akin, ang kinagustuhan ko naman dito, yung mga extra features and technologies niya. Traction control, meron tong traction control. Slipper clutch na rin to. Then ride-by-wire na rin ito compared sa MT-07. Kaya pwede mo na siyang lagyan ng quick shifter. Dahil nga 3-cylinder siya, grabe, napaka-smooth po ng makina ng Triumph Trident 660. Para sa akin, definitely mas smooth pa rin ang mga inline 4 like CB650R. Pero para sa akin, sa usage ko, gustong-gusto ko yung triple engine ng Triumph. Kasi ang maganda naman kasi sa triple engine, para siyang combination ng twin cylinder sa torque, then hindi pa rin siya mabibitin sa top speed compared naman sa mga inline 4s. Syempre ang inline 4, gusto talaga ng mga makinang yan inire-rev. So medyo mababa or yung torque values nila medyo hindi ganun kasing gaganda compared sa parallel twin or sa mga V-twin and dito sa triple cylinder. Pero pag nag-top speed ka naman, talagang doon naman siya babanat. Pero yung riding habits kasi natin, ako mas gusto ko yung may torque tayo kaysa sa top speed. Kasi yung top speed, hindi natin naabot yun. Bakit? Dahil na rin sa rider. Wala po yun sa motor dahil sa rider. So ako, mas gusto ko yung medyo mas maganda-ganda yung torque niya. Yung from zero or mababang speed papunta ka sa certain speed, mas gusto ko yung ganun, mahihit agad natin yon. Kesa yung mataas nga ang top speed, hindi naman natin magagamit, no. So dun tayo. Kaya gustong-gusto ko talaga, pinaka-gusto kong makina, actually, kahit nung binabasa ko pa lang, hindi ko pa nakakamit, yung mga triple engine. So para kasi nga, di ba, on paper, combination siya ng parallel twin at inline 4. Pero nung nagamit ko actually yung MT-07, okay na okay ako dun eh. Gusto ko yung makina ng Yamaha na yun, yung CP2 engine. Pero yun nga lang, again, wala kasi siyang kahit anong technology eh. Eh tayo, aminin natin, hindi naman tayo napakagaling magmotor. Di syempre, malaking bagay sa atin yung mga rider aids at mga may tutulong sa atin ng mga technology, ano? Tulad na lang ng slipper clutch. Mga biglang downshift, hindi tayo kakadyot-kadyot. Hindi naman tayo nakakahiya. So, ganun na rin sa traction control. Napakalaking bagay ng traction control sa atin. Tuloy natin ang kwentuhan. Hanapin lang natin ang Iho Bakery. Yun, nakikita ko na. Iho Bakery ni Marlife. Yun o, Iho Bakery. Ah, malaki na pala siya ngayon. Dati kasi na doon siya nakapwesto sa kabila. So, Iho Bakery. Yun. So, ngayon lang natin. Check lang natin kung ano yung mga narito. Yun, ito yung mga available dito sa kanin. Solid ah. Ayan, kung mga gustong tumambay oh. Solid dito. May coffee shop na rin sila dito. Unique ang tambayan. Malamig. Tama-tama. Tapos, sikat sila sa mga pastries nila. Bili muna tayo ng ating ipapasalubong kay Marlife. Alright. Habang sana'y wala pang traffic, tayo kumayo na. Di rin tayo makalabas kanina ng mas maaga-aga kasi yun nga, sobrang init. Abot singit. Sobrang init, no? Grabe talaga. Biyahe tayong pabalik ng San Pablo at balik tayo sa usapang Robin, ating Trident. So yun, sa mga gantong instances na mainit, no? Nakatigil tayo, nataas talaga yung temperature niya. May mga napanood ako dati, parang nag-overheat pa nga. Ewan ko lang, siguro dahil dire-diretso yung biyahe nila. Pero pag na-under naman yung motor, hindi naman na siya masyadong mainit, no? Okay naman ang kanyang takbuhan. Normal lang siya.
Yung pag-usapan naman natin yung comfort and ergonomics ng motor na to, no? Para sa akin, malambot yung kanyang upuan. Maganda. Pati yung upuan ng angkas, maganda rin. Malambot. Ang problema nga lang, yung kanyang pagkaka-upholster ng upuan, parang hindi siya kapit na kapit, parang nababanat siya. Baka hindi maganda yung pagkakalapat ng leather ng upuan dun sa foam. Tapos isa pa sa upuan, yung parang lagi siyang malagkyak. Lagi may nakikita kang parang malangis. Baka naiiwan yung mga dumi-dumi. Kumbaga sa mga cellphone or sa screen, fingerprint or mancha, magnet. Yung upuan. Nawawala naman, napupunasan naman siya, no? Pero yun nga lang, di ba? Lagi mo siya ang i-maintain at pupunasan. Yung iba, nagpapare-upholster na lang para mas maganda. Tapos sa handlebar position naman, okay naman, hindi siya nakakangalay, ha? Pero dahil yung last na motor natin, venture or scrambler bike, yung CLX700 na adventure, talagang upright yung position natin doon, no? Medyo gusto rin natin yung mga ganun pag tayo ay naglo-long ride. Pero, pag gusto natin ang performance ride or nasa group ride kasama natin mga sports bike, maganda rin yung medyo nakatak position ka. Pero hindi naman siya yung talaga nakakangalay. Especially pag mag-isa ko, no? Pero pag dalawa kami ni Marlife, nakasakay. Yung talaga namang medyo nahihirapan tayo doon kasi pasubsob ng kaunti yung kanyang angkas. Pero nung last na ride naman natin from Santa Rosa to San Pablo, okay naman. Sabi niya mabilis lang yung motor. Pero yung pagkakaupo naman niya okay kasi yun nga, malapad naman yung upuan. Wala lang siyang hawakan or grab bar dito sa likod. Mayroon namang option si Triumph na may grab bar, no? Ito lang ating unit ay wala noon. Kung magpapakustomize tayo ng pwedeng grab bar niya, pwede natin itong lagyan. Yun, isa pa sa mga nagusto kong dito, yung tunog. Grabe, gustong-gusto ko yung tunog ng triple cylinder talaga. Don't get me wrong again, napakaganda po ng tunog ng inline 4. Pero mas gusto ko ang tunog ng mga triple engines. Dahil may tapang siya, may rumble. Pero may kakaiba siyang music to my ears, eh. Music to my ears. May kakaiba siyang tunog na gustong-gusto ko. Ang ganda ng tunog niya, especially pag yung bumibirit na. Actually, naka-silencer pa tong unit natin, ah. Kung wala tong silencer, naku po. Shoutout nga pala kay Orion. Kahit Orion na nakakabit dito. Full system Orion exhaust to. Basta't Orion, napakalupit, no? Braking niya okay din, goods na goods. Dual channel ABS po ang ating Triumph Trident 660. Modern na rin naman talaga ito. Parang requirement na rin ng mga modern big bikes ngayon na dual channel ABS na ang nakakabit. Maneuverability, napakaganda rin i-maneuver nito, no? Dahil nga magaan siya, maliit siya, maikli lang yung wheelbase, ang bilis mo magpapabalik-balik. O nasa sa skills na lang din ng rider yan, no? Sabi ko nga, hindi naman tayo kasi sobrang galing, pero nakakatulong yung motor sa skills natin. Ayan, and last but not the least, yung magiging European bike niya, no? Dito sa atin sa Pilipinas, parang meron tayong impression na good and bad, sa mga European bikes. Unahin na natin yung mga bad, no? Dahil nasa Pilipinas tayo, talagang sikat na sikat ang mga Japanese bikes dito, mga Japanese brands. Especially yung big four, no? Honda, Yamaha, Kawasaki, and Suzuki. Yung iba talagang hindi mo mapapatiwalag dyan. Dahil nga naman, reliable talaga sila kung reliable. And hindi lang yung sa reliability niya, eh. Marami na kasing nagagawa ng Japanese bikes dito sa atin. Maano man ang maging sira ng iyong motor, marami kang matatakbuhan makakapag-rescue or makakagawa. Bukod sa mga kasa, meron na rin mga iba't ibang mekaniko na expert sa mga Japanese motorcycles, eh. Ayun naman ang kinakatakot ng iba sa mga European motorcycles like Triumph. Bukod sa reliability issues daw, syempre mas mahal yung cost of ownership ng mga European bikes. Pero kapalit naman nun, kitang-kita mo yung pagiging premium naman ng European bike. Itong Triumph Trident 660, no, kung tutusin, entry-level bike pa nga ito pagdating sa European bikes na available sa market. Pero kung compare ko dun sa mga naging motor natin, no, so nagkaroon na nga tayo ng TO7, tapos yung last na motor natin is CLX700 Adventure from CF Moto. Chinese motorcycle siya. So nothing against them, sa Japanese and sa China bike, okay naman sila. Pero pag talagang gamit mo na yung European bikes, dun mo pala malalaman yung premiumness nila. Paano pa yung mga high-end na Ducatis, mga high-end na Triumphs, di ba? High-end na BMW bikes. Alam na mga owners yan. Siguro, kaya okay lang sa kanila, kaya naman nilang i-maintain yun, no?
Kaya tayo eh, sa entry level na European bike lang muna tayo para kayang-kaya natin maintain. And speaking of maintenance, ang maganda dito sa Triumph, dito sa Trident, no, ewan ko lang sa ibang motor ng Triumph, confident na confident si Triumph sa kanyang motor, sa kanilang mga motor. Ang maintenance nito is every 1 year or 16,000 kilometers. Yes, you heard that right. 1 year or 16,000 kilometers. Actually, malamang hindi natin makabos yung 16,000 kilometers, no? Dahil tayo to. Ganon ka-confident ang Triumph sa reliability ng Trident. So kahit 1 year mong ibalik yan sa kasa, bago pa mag 16,000, eh confident sila sa itatakbo nito, no? Actually, second hand pala natin nakuha ito, no? Tayo ay second owner na ng motor na ito. Kaya ano nakuha natin, eh break-in na. So far, sobrang so good pa rin. At sobrang happy pa rin natin sa tinatakbo ng ating Trident 660. So again, balik tayo sa original na tanong natin, ha. Sulit pa rin ba ang Trident 660 ngayon 2024? For me, yes. Especially kung makakahanap kayo ng good deal sa second hand market, no? Dahil maliit yung motor yun, pag medyo malakas yung paspas ng hangin, medyo nadadala tayo, no? Stable siya. Dahil yung gulong niya sa likod, naka 180 na tayo eh, na Michelin Road 5 tires. Kaya okay yan. Pero dahil maliit siya, parang minsan napapansin natin nadadala na tayo ng hangin. So ibabalik natin to sa Triumph Green Hills after ng 1 year. Mas mahal yung cost per maintenance niya compared sa ibang brands, sa mga Japanese brands. Pero dahil mas less time mo naman siyang dinadala, bababa pa rin yung cost of maintenance niya, no? Maliban na lang syempre pag nagkaroon ng mga issue ng iyong motor. Ngayon ang brand new nito, nung in-introduce kasi siya, nasa 501,000. Pero ngayon pumapalo na yung SRP niya around 524,000 siguro. So for that money, kung gusto mo talaga yung brand new, para sa akin sulit na sulit pa rin siya, no? Compared sa MT-07, XSR, saka sa CB650R. Kung papipiliin ako at bibigyan ako ng brand new sa mga yon, ito pa rin yung pipiliin ko. Yun! Again, maraming salamat po sa mga sumama at nakinig sa ating impression ride dito sa ating Triumph Trident 660. Sa mga nag-iisip at gusto ng motor na ito, visit nyo lang siguro yung NEA Triumph dealerships na malapit sa inyo. Check nyo kung meron sila mga test ride units at test ride nyo rin muna para sure kayo o magkakaroon kayo at makakaramdam ng love at first sight pag nahuhakan nyo na ito ang Triumph Trident 660. Again, maraming salamat po. Ngayong panahon ng tag-init, stay hydrated, stay safe, ride safe. Ako po si Jex. Enjoy the ride.